So andito tayo ngayon mga tol sa Motor Ace na Cebu branch para silipin itong bagong Honda Click 125 version 3. So nasa harapan natin ngayon yung color black, no. Kaya sa mga nagbabalak maglabas ng Honda Click 125 version 3 na malapit sa location na to mga tol, pwede nyo silipin dito na sa Motor Ace na Cebu branch. Along the highway lang to mga tol. So malapit lang to sa Walter Mart na Cebu. So isa-isayin natin yung bawat detalye mga tol ng motor na to. Then alamin natin yung cash price din, yung installment price nito dito. So wag na natin pagtagalin mga tol, tara simulan na natin. Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit and the coffee ain't hit yet, damn ain't that great. I don't wanna go to work cause my boss is a jerk and I'm not even that paid. I need a change in my life cause I don't feel alive and there's nothing that makes me happy. Oh, hold my beer for a minute, I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning all. And this is just the beginning, I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs I'm hitting. And I'll never look back, moving on till I get it all. And we all got dreams, we all want things. But what you gonna do for it, how you gonna move for it, what you gonna. So mula dito mga tol sa front end niya, no, talagang napakabagsik ng dating ng Honda Click version 3. So kung makikita natin o mapapansin natin, wala siya masyadong pinag-iba sa version 2. So ganun pa rin yung itsura ng headlight niya, maangas pa din, may pagka-sharp look pa rin yung dating niya. Tapos pagdating dito sa taas, medyo may nabago dyan sa mga edges niya. Pagdating dito sa mga tires niya, mas big na yung size nung tire nito, compare natin sa version 2. So simulan natin dito sa cover niya dito sa handlebar mga tol. So unang-una nating makikita dito ay syempre yung napaka-glossy na finish ng paint niya, no. Metallic black, tapos meron siyang decals dito na Honda. Yan, napakaganda nung mga edge niya, yung design. Talagang napaka-sharp niyan tingnan, tapos meron pa siyang letter M dito na design. Then pagdating naman dito sa part na to, yan all black. Talagang napaka-glossy lang ng finish ng paint niya, tapos meron siya ditong nakalagay na decals na FI, program FI. Tapos ito yung part na to, medyo nabago na rin yung design niya. Meron siya ditong letter M na design. Napakarami niyang edge, no. Tapos napaka sharp pa niyang tignan, lalo na dito sa kanyang headlight o dito sa mismong front end niya, yan, no. Tapos lalong nagpaangas dito mga tol yung line na yan na daytime running light niya. Bali LED na yung ginamit dito sa turn signal tsaka dito sa daytime running light niya. Tapos meron pa siyang grills dito, no. So napakaangas niya kapag naka-on yung ilaw, lalo na sa gabi. So ganun din dito sa kabila, no, LED rin yan. Tapos pagdating sa headlight, LED rin mga tol yung ginamit. Kaya talagang kitang kita sa liwanag, lalo na sa gabi, maliwanag yung ilaw niya. Tapos ang isa sa nagustuhan ko, yung parang winglet niya dito, no. Yan, talagang napaka-forma ng dating niya sa akin. Tsaka lalong nagpa-stick dito sa front end niya. Then dito naman sa side, meron siyang sticker o decals na orange, lalong bumagay sa color metallic black niya. Yan, para siyang kidlat na tumuloy hanggang dito. Tapos meron siyang decals dito na Honda. Then pagdating dito sa babang part, meron siyang orange, tapos gray. So bali yan lang yung decals niya dito. Pagdating dito sa part na to, wala na. Meron lang tayo dito itong parang winglet din. Tapos glossy na yung finish dito. Pagdating naman mga tol dito sa front fender niya, glossy finish din, no, metallic black. Tapos meron siyang decals dito na combi brake. Bali equipped na rin kasi ito ng combined braking system, no. So alam naman natin mga scooter ng Honda, karamihan dyan naka combined braking system. Kaya napakaganda ng stopping power din ng mga scooter ng Honda. Tsaka yung front fender niya, maganda yung plastic na ginamit dito, no, hindi agad nababasag. Subok na yan sa ibang scooter ng Honda. Pagdating naman dito sa gulong, may sukat tayo ditong 90/80. So mas malaki na yung size nito compare natin sa version 2. Kaya mas maganda na yung stability nito, lalo na sa mga lubak na daan. Tapos yung suspension niya, naka telescopic fork tayo dito sa unahan. From Showa yung front suspension niya, kaya talagang maganda rin yung performance ng front shock natin. Pagdating naman mga tol sa braking system niya dito sa front, naka WPD siya, no? Talagang napaka stylish. Tapos meron siyang single piston caliper by Tokiko. Then sa wheels niya mga tol, kung mapapansin natin, iba na rin to sa version 2. May pagkakahalin tulad na rin to sa mags ng Click 150. Yan, talagang napaka stylish na. Pagdating naman dito sa kaliwang bahagi ng side fairing niya, so meron tayo ditong decals na orange din, pero may nakalagay ditong Click yung brand niya. And orange din na parang pakidlat. Mula dito tumuloy siya hanggang dito.
Tapos meron din siyang decals na Honda. Tapos decals ulit na orange, then gray, yan. Tapos sa part ng baba, wala na rin. Glossy lang tong part na to. Tapos meron siyang parang winglet dito, no. So isa rin to sa nagpaangas sa design ng version 3 na click, yan. Tapos matte yung finish niya, no. Then pagdating dito, yung part na to, matte finish din, ano, yung pinaka plastic na niya. Pagdating naman mga tol dito sa side fairings niya dito sa kaliwa. So meron tayo dito ang click na decals. Tapos meron din siyang color orange. So ang ganda nung pagka-blend niya sa metallic black, ano. Tapos meron pa siyang decals dito na liquid cooled. So liquid cooled na nga pala yung cooling system nito mga tol, kaya talagang tatagal sa long drive. Bukod dyan sa decals na yun, wala na tayong makikita ng ibang decals. Bali metallic black yung background niya. Tapos metallic black din sa part na to. Then dito yung pinaka plastic na niya na matte black yung finish. So ganun din dito mga tol sa kanan bahagi ng side fairing, ano. Meron din siyang brand dito na click. Tapos may portion na orange, yan mula rito papaliit. Tapos meron din siyang decals dito na liquid cooled. Tapos pinaka-engrave pa rito ng program FI, fuel injection. Pagdating naman dito mga tol sa meter panel niya, fully digital na yan, ano. So ipa-flash ko na lang sa screen yung itsura ng meter panel nito pag naka-on. So hindi pa kasi naka-activate tong isang to. Tapos meron siyang button, dalawang button dito, ano. Isang set tapos select. Tapos meron siyang emblem dito ng Honda. Yan, napaka-premium nung ano niya, design. So makikita natin meron pa siyang pinaka-frame dito na glossy finish, yan. Pagdating naman mga tol sa mga switch dito sa kanan, meron tayo dito ng electric push start. Tapos dito naman sa kaliwa, meron tayo ditong high and low beam, busina, tapos turn signal, yan. Tapos pagdating sa handle grip, syempre maganda yung namit na handle grip dito. Tapos meron siyang bar end dito, ano, para kung sakaling matumba, hindi agad tatama yung side ng motor. So bali ito yung unang tatama. So ganun din dito, meron din siyang bar end. Pagdating naman mga tol sa susian, naka shutter lock key siya, ano. Tapos sa tabi nito meron siyang seat opener. So napaka-convenient, ano, dahil pipindutin mo lang mag-open na yung upuan natin. So dito naman sa mismong susian, naka shutter lock nga, para kahit paano safe pa rin yung motor natin. Then sa baba nito meron tayo ditong maliit na packet, ano. So pwede natin paglagyan ng coins o ng basahan. Siguro hindi ko mai-recommend na maglagay ng cellphone dito kasi mababaw lang siya. Pwede pang mahuhulog kapag dito natin ilagay. Pag dito sa kabila mga tol, ano siya, may cover na, ano. Yan ang kinaganda nung left pocket natin dito sa Click 125 version 3. Meron ng cover yung utility box dito. Tapos ang maganda dito, meron na siyang USB socket dito. Pwede tayong mag-charge dito habang bumibiyahe. So hindi ka na malolobat pagdating sa mga long ride. Tapos medyo malalim din yung pocket natin dito, no? O yung utility box. So saktong-sakto yung cellphone natin dyan. Tapos ang kinaganda pa, meron pa siyang cover. So talagang safe yung gamit natin dito sa loob. Tapos ang ganda rin nung design niya dito, no? Glossy finish din siya. Tapos pagdating naman dito, matte finish na yung pinaka plastic niya din. Tapos meron tayo ditong utility hooks sapitan ng mga pinamili natin na hindi naman ganong kabigat. Yung kaya lang isabit dito ang pwedeng isabit dito, no? Kasi pwede rin niya maputol pag sobrang bigat ng inilagay natin. Siyempre hindi mawawala sa isang scooter yung floorboard o yung gulay board natin, yan. So maganda rin to, meron siyang mga may texture siya para hindi rin madulas, no? Tapos andito yung location ng battery natin, no? Andito pa rin sa footboard natin. Pagdating mga tol dito sa upuan, so may texture siyang ganyan para siyempre makapit. Tapos naka semi step seat na rin siya, no? Ibig sabihin mababa dito sa rider, tapos medyo naka elevate dito sa OBR natin. At talagang napaka stylish din ng upuan niya. Then yung cushion na ginamit talagang malambot. Para sa akin maganda yung texture ng cushion na ginamit. Tapos malapad siya. Ayan. Siguradong masarap upuan to, lalo na kung sa mga long ride. Siguradong hindi agad sasakit yung puwet dito dahil maganda yung cushion na ginamit. Tapos sa ilalim naman ito mga tol, meron tayo ditong storage box. Kasya dito yung standard size na helmet, no? O yung mga half face na helmet, talagang kasya dito dahil sobrang may kaluwangan din talaga. So isa to sa mapapakinabangan natin dito sa Click 125. Meron siyang malawak na o spacious na storage. So marami-rami ka nang mailalagay dito, tulad ng jacket, cellphone or bag, etc. Then sa tabi naman itong storage box natin, andito yung gas tank niya, no? Ayan. So andito yung gas tank niya. Karaniwan naman sa lahat ng scooter, magkatabi yung storage box tsaka yung gas tank. Pagdating naman dito sa grab bar mga tol, may pagka-stylish din, ano. Tapos yung finish niya, may pagka-glitter effect din. Ayan, napaka-stylish niya. Tapos talagang medyo mahaba para pwede nating ilipat-lipat yung kamay natin.
para hindi rin syempre mangalay yung OBR natin. Pagdating naman mga tol dito sa tail light, ali LED na rin yung ginamit dito, ano. So, halos wala rin naman pinagbago to sa version 2, ganun pa rin. Ang maganda dito, LED na siya, ganun din dito sa signal light, LED na rin. Tapos meron siyang reflector dito for added visibility na rin. Then meron siyang decals dito na Honda. Then meron din siyang ilaw sa plaka, ano yan. LED rin yan mga tol. Tapos talagang napaka-stylish nung rear fender niya, ano. Napaka-sporty ng dating. Talagang napaka-sporty ng dating ng rear end natin dito. Pagdating naman dito sa rear suspension mga tol, naka single shock absorber tayo. Sa gulong naman, medyo malaki na rin talaga yung size ng gulong nito. May sukat naman itong 100 over 80 rim 14. Federal tire niya pala yung brand nito mga tol, no. So yan, napakalaki na. Kaya talagang maganda na yung stability nito. So isa rin yan sa in-update ni Honda, no, sa Click 125. Pinalaki na niya yung gulong. Siyempre ganun din sa mags. Iba na rin yung design. So pagdating naman sa rear brake mga tol, naka drum brake tayo dito. So yun yan, naka combi brake siya, no. Pag pinirest natin yung rear brake, sasabay yung front brake ng mga 30%. Kaya maganda talaga yung stopping power dito. Pagdating naman dito sa part na to mga tol, nandito yung cooling system niya, no. Yan, naka liquid cooled na siya. Kaya talagang maganda sa long drive. Tapos napakaganda rin yung style ng muffler niya, no. So wala rin naman pinagbago sa previous model, ganun pa rin. Pero very stylish talaga, no. So meron siyang black na cover. Tapos pagdating dito sa pinaka tip o sa dulo na to, silver yung ginamit na color. So kakulay nito yung parang pinaka bracket niya dito, no. Meron pa siyang bracket dito para kahit papano napaka stable talaga nung tindig ng Click 125 natin. Tapos ang isa sa nagustuhan ko mga tol, ito meron siyang tire hugger dito, no. Kahit papano malelesen natin yung pagtalsik ng putik dito sa part na to. Tapos meron pa siyang rubber dito, no, o mudguard. So yun nga, hindi masyadong magkakaputik sa part na to. Ang tendency, hindi tayo mahirapan maglinis. Pagdating naman mga tol dito sa passenger foot peg, goma yung ginamit, ano. Tapos makapit din yung goma na ang ginamit, kaya talagang hindi basta dudulas yung paanong backride natin. Then isa sa features ng Honda Click 125 version 3, pag nakababa yung side stand natin, hindi siya andar. Meron siyang engine kill switch dito na pag nakababa yung stand, for safety purposes na din. Tapos pag nakataas, dun pa lang natin siya ma-start. So yan, isa sa safety features ng Click 125. Pagdating naman mga tol sa engine niya, ginamitan na to ng 125cc engine displacement, 4-stroke, liquid-cooled, single overhead cam, 2-valve, single-cylinder engine. Tapos fuel-injected na rin niya, kaya talagang matipid kumonsumo ng gasolina. Then equipped na rin siya ng ESP. Yan, ESP o Enhanced Smart Power. Kaya talagang maganda na yung performance ng makina nito at matipid din kumonsumo ng gasolina. Meron itong max power output na 8.2 kilowatt at 8,500 RPM at max torque na 10.8 Nm at 5,000 RPM. At base nga mga tol sa Honda, meron itong average fuel consumption na 50.3 kilometers per liter. Pagdating naman mga tol sa seat height niya, may sukat itong 769mm. So sakto-sakto lang para sa height kong 5'7". At para sa akin, kahit hindi natabasan yung upuan nito, all goods na talaga. Pagdating naman mga tol sa kanyang ground clearance, may sukat naman itong 131mm at ang kanyang bigat ay 112kg. Pagdating mga tol sa presyo, ang presyo nito dito sa Motor Ace na Sugbu branch ay 81,900 pesos. So yun nga mga tol, dito lang yan sa Motor Ace na Sugbu Batangas branch. Kaya kung malapit ka lang sa location na to, pwede mong silipin to dito. Bali, ilalagay ko na rin yung contact number nila sa description box. Hanggang dito na lang muna mga tol. Kung bago ka lang sa channel na to, please consider to subscribe at paki-on na rin ang notification bell para ma-notify ka pag may bago tayong upload. At meron din tayong Facebook page, paki-like and follow na rin. Maraming salamat mga tol. Always ride safe and God bless. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please Lord, give me a sign. A sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please Lord, give me a sign, a sign. I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1,000 faces. Hey, give me that crown. Get in my way and you'll be put down. It ain't your place, all this my town. If I want that shit, then I'll get it right now. I'm losing it, the noose it fits. Some loose shit, a stupid myth. You choose to live or choose to dip. You choose to fight or lose your grip and lose a gift. Oh. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind?